bukas. Asa na? Hello po mga kababayan, once again, magandang araw po sa ating lahat. Ano, sa lahat po sa inyo, ha? Sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang gabi po o kung anumang oras po ako nakakarating sa inyo. At muli mga kababayan, ano, nako, talagang nag-viral na naman itong video ng pulboron na napanood na ni Palangga Maharlika. Nako, mukhang kinakabahan na po sila at nag-iisip na po sila, ha? Siguro kung ano ang maaari nilang gawin. Na pangharang dito po sa pulboron video na to. Naku, marami po talaga nagsasabi na talagang siguro kailangan nang bumaba bago pa maipalabas itong pulboron video na ito. At pag po ito ay naipalabas, mga kababayan, muli ang huhusga po dito ay tayo, ang mga mamamayang Pilipino. So bago po tayo magsimula, mga kababayan, gusto ko munang batiin ang nauna sa ating live ngayong gabi, si Ging Mabiskay. Ayan, nanonood siya from Davao City. Si managers, Tita Cristina Mindiola, Bea Cassandra, si Oba Elfer. Ayan, watching from, ano yun, medyo maliit, no? Oba, magandang gabi. Si Ging Mabiskay ulit, Mary Jane Bulibar. Magandang gabi po. Sabi nga ni Mary Jane Bulibar dito, good evening everyone. Malapit na tayong magwagi, Tita P. Cordero. Raymond Mangkulot, ha? Si Josie Amarilla, si Mary Rose Panahon, Cabason Sir, si Manny Buak, si Evelyn Ebuna, si Henry Payat, si Leti Lopez, si Eve Willing, si Josie Amarilla. Ayan, ha, sa mga bagong pasok po, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like and share. At dahil usapang pulburon po tayo, mga kababayan, ngayong gabi, huwag po muna natin, ano? Huwag po muna nating palampasin itong nangyari dito, mga kababayan ko, sa Davao City. Ha? Unahin po natin yan, mga kababayan. Kasi alam nyo po, nung pagdideklara po ni Mayor Maste na ng War on Illegal Drugs dito po sa Davao City, medyo marami po atang ano, ha? Marami pong nainggit. Hindi po natin alam kung nainggit o gusto nilang tapatan ata itong pagdideklara ni Mayor Maste. Pero mga kababayan, talagang tamang-tama po kasi marami na po talaga at nagagamit pa itong mga kabataan na ito. Katulad nga po nitong makikita ninyo dito sa, ayan, sa picture na po yan, mga kababayan ko. Mismong mga kabataan po ang nagdadala, ha, ng mga illegal na pulburon. Nakakalungkot po, kaya tama lamang po itong ginawa ni Mayor Maste diyan sa Davao City. Ang babata pa po niyan, mga kababayan, di ba sila yung nautusan para mag-deliver ng mga pulburo na yan. Nakakalungkot, ano, sa ating mga nanay dyan, sa ating mga tatay, ha, pakibantayan po natin, mga kababayan, itong ating mga anak. Baka mamaya, isa na sa mga anak nyo ang magamit, ha, ng mga pulburonic, mga pag-utusan. Abay, talagang kawawa po, ano. Kaya nga, kakasimula pa lang nitong laban sa pulburo ni Mayor Maste, gusto po kagad natin na i-congratulate, talaga pong tagumpay. At lima na po kaagad, ha? Lima na po kaagad ang nadali dyan sa laban sa pulburon ni Mayor Maste na yan. Dahil nalaban po, mga kababayan. Ang nakakalungkot nga po dito, mga kababayan, ano? Yung mga minors, yun po ang ginagamit nila. Di ba? Yun po. Tingnan nyo po sa larawan,
Two minors were rescued by the personnel of Santa Ana Police Station after they were caught carrying dried marijuana leaves at a checkpoint along Dacudao, corner del Pilar Street in Davao City on Sunday, March 24, 2024. Napakaaga po ng pagdideklara ni Mayor Baste, pero kita nyo naman agad, mga kababayan, tagumpay. Kaya sigurado, marami na naman ang iikot ang puwet dyan. Sir Paeng Castillo, magandang gabi. Marami ang umiikot sa naging desisyon na yan ni Mayor Baste. Pero kita nyo naman po, talagang may nahuhulit na nahuhuli. At sabi nga po ng mga residente ng Davao, hindi na ito, parang sanay na sila na talagang ganito kahigpit yung mga kapulisan natin dito po sa Davao City. Sabi nga ni King Mabiskay dito, dahil si King Mabiskay dito sa ating comment section, 17 na ang natukhang dito sa Davao. Tingnan nyo, 17 na pala. Pero sa balita kanina, 5. Diba? Ang dami. Ibig sabihin, mga kababayan, tama yung pagdideklara ng ating Mayor Basti Duterte. At dahil sikat na sikat itong pulveron video na to, ano kaya ang magiging epekto nito, mga kababayan? Dito sa pamumuno ng ating presidente, Bongbong Marcos. Ayan, maganda pa rin ang tawag ko ngayon. Ano kaya ang magiging epekto nito? Nakakalungkot po, mga kababayan, dahil ito'y balitang-balita na, pero hindi po nila nabibigyan, hindi po nila, mga kababayan, naaasikaso . Ang dapat dito, tinutugon na nila kung ano nga ba talaga ang magiging tugon sa problema na ito. Di dapat magpa-drug test, malaman natin na kung ang Pangulo ba ay karapat dapat pala mamuno sa Pilipinas. Kasi kung ikaw, pulburonic at tinatawag na ang bangag, yung mga ganyan po minsan ay hindi po nakakapag-isip ng mabuti. Katulad na nga lamang, dyan sa, papasok ba tayo sa gera, di ba? Yan po ang nakikita po ni Attorney Harry Roque. Ayan, sabi nga ni Corazon Ostreo, Sir Prak, 17 na, 7 ang natsugi. Tingnan nyo, ang dami talaga. At ako, nananawagan ako sa iba pang mga munisipalidad, kailan po kayo magdideklara ng laban sa pulburon? Diba? Pearly Shell, ayan, magandang gabi po sa mga babae natin sa London, si Georgiana Tribriana. Grabe, talagang dinideliver. Ito, puntahan po muna natin si Attorney Harry Roque. Tungkol po dito siya issue ng pulburon na ito, mga kababayan. Tuloy po natin ito. Yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipag-gera o hindi. Pero ang aking panawaga, kung totoo naman yan, forgive na ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas, kung totoo. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyon yung Pilipino nagbigay ng tiwala kay Pinsan nga, hindi totoo. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually, lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Pero dapat, hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya ay gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman po pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalik itong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit ganun. No? Pero baka nga, kung totoo itong pulburonic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalintong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no, kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulburonic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, o-cryin yung authenticity. Pero
So ayan po mga kababayan, ano? Eh maari talaga na pag lumabas itong polboronic video na to, aba eh ha, yung authenticity nga naman, oo, Ukraine daw. Pero mga kababayan, pag ito napanood po, ha, ng mga kababayan nating Pilipino, sigurado magugulantang ang mga kababayan natin. At hindi lamang po ang mga kababayan natin, pati po ang buong mundo, mga kababayan. Kaya ang laki po ng magiging impact nito, ha? Sabi nga po ay maaring ito ay sumabay sa SONA, ha? O pwedeng ganon dahil napanood na ito ni Miss Maharlika, mga kababayan. Ang sa atin lamang naman po tayo bilang Pilipino, eh kailangan po nila, ha, na talagang sagutin ang mga issue na ibinabato po sa kanila. Hindi po pwedeng magbibingi-bingihan tayo sa mga ganitong issue na tatawaging bangag. Hindi po tayo po pwede na ano eh, magbibingi-bingihan. Eh paano kung totoo ang issue na to? Paano papaandarin ng isang presidente o ng isang politiko ang bayan, ang gobyerno, kung sakaling ikaw talaga ay bangag? Di ba? Yun po ang pagkakasabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Di ba? Alam naman natin, ang nalululong sa pulburon, eh nagkakaroon ng diferensya, ha, sa pag-iisip. Ha? Ano yan eh? Naapektuhan ang isipan ng taong nakapulburon. Ang problema dito, mga kababayan, yung decision making ay maaring maapektuhan din kapag ikaw ay nalulong na sa pulburon. So dapat talagang matapos na ang issue na to. Tita Cristina Mindiola, magandang gabi. Dapat talaga tuldo ka na ito. Huwag na daw nga pong hintayin na lumabas itong pulburon video na ito kasi talagang mapapahiya eh. Kung ikaw, alam nyo sa sarili nyo, dapat nung una pa lang kasi, mga kababayan, ako sa tingin ko, nung una pa lang, nung tinawag ni Pangulong Duterte na bangag itong si PBBM, dapat doon pa lang eh. Nagpaliwanag na siya. Hindi yung pentanil ang ibinanat niya kay Tatay Digong. Dapat doon pa lang po, mga kababayan, para matapos ito. Kasi ang issue, hanggat hindi mo ito nasasagot, natutumbok, na para kang tumama sa loto, eh mananatiling nandyan yan. Ang mga ganyang issue, mga kababayan, pag hindi mo nasagot, straight to the point. Paulit-ulit po yan, mga kababayan. At tatanim po yan sa isipan ng ating mga kababayang Pilipino. Di ba? Tatanim, matatanim po yan. Ang problema, hindi po nila ano eh. Parang baliwala sa kanila. Hindi po dapat ganon. Dapat sinisettle nyo, inaayos nyo tong issue na to. Ang dami-dami pong issue eh, patungkol sa inyo na ibinabato. Oh, yung iba, may lumalabas ng mga voice recorder. Oh. 'Di ba? Oh, ito tuloy muna natin. Si Attorney Ari Roque. Naman tayo hukuman na kinakailangan ay maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulburonic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi, at kung karamihan ay... Ayan, mga kababayan, kapag lumabas itong pulburonic video na to, eto kayang mga trolls, eto kayang mga pulahan. Baka mamaya may video na hindi pa kayo maniwala. Ha? Di ba? Kasi hanggang ngayon, todo depensa pa rin kayo. Ang dami-dami naming trolls na nakakasalubong, nakaka-dito sa comment section araw-araw. Ha? Pinagtatanggol nyo, pero pag lumabas ito, dito natin magkakaalaman. Di ba? Mahirap ito, mga kababayan. Sabi ni Rosendo Rivera, sabihin mo sa AAP, yan sila ang may power kung dapat umalis si BBM. Alam niyo po, pag napanood po itong polboron video na to, tayong mga Pilipino ang magde-decide dito. Di ba? At syempre, kahihiyan na to. Alam niyo na, mga kababayan, sino pa ba ang magtitiwala pag lumabas itong polboronic video na to? Di ba? Paano niya aayusin ang bansa eh kung ganun? Alam niyo po, talagang ano 'yun, naapektuhan. Malaking apekto nito sa gobyerno natin. Ang dami-dami po kasing mga issue, mga kababayan, no.
Pero sila, ha, yung mga trolls, doon lang kayo sa West Philippines nakatutok. Ang daming-daming issue na to na hindi nasasagot, natatabunan eh. Di ba? Kasi nakatutok kayo kay Pastor. Nakatutok kayo kay Tatay Digong at kay Inday, kay Ma'am Bipi, kung paano nyo babanatan at sisiraan. Doon kayo nakatutok. Dapat kayo, kung kayo tunay ng mga Pilipino, sa lahat ng issue ng lipunan, sa lahat ng issue ng bansa natin, dapat nakikialam tayo. Di ba? Ganun lang po yung kasimple. Eto, ituloy muna natin. Niniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy man lang ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero... So, ayan, mga kababayan, di ba? Yung katulad ng pagkakasabi ni Ato at ni Ari Roque, yung decision making, yun ang pinakang importante na maaapektuhan kung talagang totoo. Ah, itong mga pulburon-pulburon na to. Yung decision making po. Ah, makikipag-gera na ba tayo? Ah, ang lakas natin kay Uncle Sam, eh, no? Dapat pagka ganito, walang interest ng ibang bansa. Baka sila may pansariling interest eh. Hindi po natin kakayanin, mga kababayan. Ah, hindi po natin kakayanin. Kaya nga magugulantang ang buong mundo kapag lumabas po ito. 'Di ba? Lumabas itong pulburon video na ito. Iyak sila dito, mga kababayan. Grabe. Ha? Ating panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, pili na bago pa lumabas. Kung totoo, siya lang makakasagot niyan eh. Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm nang nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo pukrayin si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko alam kung meron pa siyang Facebook, abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 niya, napupwede magtrumpeta kung ano mga nasasabi ni Maharlika. Eh, isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pa lang, mag-desisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad, at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Eh kung hindi naman totoo, malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero, Sistra, magandang gabi. Tama po yan, mga kababayan. Kung talagang totoo, umamin ang mas maaga. Para nang sa ganun, mapatawad ng mga kababayan natin Pilipino. Ang tanong dito, alam nyo mga Pilipino mapagpatawad yan eh. Ang tanong dito, pagtitiwalaan ba uli na mamuno sa ating bansa? Tita Mirasol Ison, sabi nga ni Tita Mirasol Ison dito, konting kimbot na lang, Sir Parak. Malay mo sa big screen natin mapanood ang video na yan. Oh, nainaabangan talaga ng karamihan sa ating mga kababayan. Oh, sabi nga ni Sisram, ayaw ko magpatawad, binudol niya ako. Di ba? Victor Rosetta, magandang gabi po, ano? Sabi ni Rosendi Rivera dito, gusto mo ba yung araw-araw merong assault sa PCG? Ah, baka next, yan, barila na. Alam nyo po mga kababayan, dapat po yan, dapat po si Marcos Jr. ang sumagot dyan, kay Rosendo Rivera. Dahil sa kanyang, iba yung foreign policy niya eh. Di ba? Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, mayroong ganyan? Wala. Dahil matalino si Tatay Digong, kaibigan sa lahat. Ganyan din naman ang sinasabi ni Marcos Jr. noon na hindi tayo gigitna sa nag-aaway ng malalaking bansa. Pero yung desisyon ngayon, ibang-iba. Yan ba, epekto na ng pulburon? Diba? Tingnan nyo. Iba po ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kaya po mga kababayan,
napakahirap po eh na magtiwala. Ah, sabi ni Tita Rose Borromeo dito, masakit mabudol lalo na binoto mo. 'Di ba? Kaya nga po mga kababayan, lesson learned naman ito para sa atin, 'di ba? Tita Loreto Kita, at least may natutunan tayo sa ating pagkakamali. O, ito tuloy muna natin si Attorney Ari Roque. Mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulboronic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, di ba? Sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala niyo yung siya'y palipad sa isa sa... Hindi ko na maalala kung saan. Napakadami na niyang biyahe. No? Di ko na... Oh, di ba? Alos daw lahat ng bansa sa daigdig. O mga trials, makinig muna. Ha? Nabisita na. May naiuwi ba? Sino ba naman ang magtitiwala na ang init-init ng issue sa West Philippine Sea? Paano ka makakahikayat ng mga investor kung yung mga pulboron ay nagbalik-balik ka na naman? Mahirap po yan, mga kababayan. Di ba? Doon pa lang, mahirap po yun maipaliwanag eh. Hindi ka po pwedeng magbibitaw ka ng pero mag-iimbis ka sa isang bansa na ganitong kalagayan. Ha? Na hindi sigurado yung peace and security. Di ba? Oh, sabi ni Bot DQ, ako rin ayaw kong magpatawad. Sang katutak ang pandarambong na ginawa nila sa kabanambayan at pangapi, pangabuso, persecute ng mga walang kasalanan. Si spokesminsan, iba ang linyahan. Di ba? Sabi ni Gracia Digal dito, protect Tatay Digong. Sabi ni Willing, Sir Prak, may naiuwi niya, katakot-takot na pledges. Kumusta na kaya yung mga pledges na yan? Naglolo ko yung ating audio. Sige, tuloy po muna natin si Attorney Ari Roque, mga kababayan. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya nagkaroon ng press briefing bago umalis, sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako ay bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na kung maipapalalabas. Kung ito ay bago, ito ay luma, no? Tingin ko kung maya. Mahirap po rin yun, ano, siya, mga kababayan. Kung luma, mapapatawad. Alanganin pa rin po yun, mga kababayan. Ha? Kasi, unang-una, kung luma yung video, bakit tumakbo ka pa sa pagkapangulo ng Pilipinas? Yung po yung tatanungin dito eh. Alam mo na pala na ganyan ka, sangkot ka dyan sa, may mga sangkot ka sa mga ganyang isyo, ba't tumakbo ka pa? Diba? Alam mo na mga hindi ka pagtitiwalaan ng mga kababayan natin kapag ito'y nalaman talaga. Sabi ni Ka-Victor Rosita dito, Sir, parang nanonood kami dito sa barko, sa Silip Command. Ayan, ako ha, lagi po kayong mag-iingat sa mga kababayan natin dyan. Sabi nga ni Edwin Channel, walang patawad! Di ba? Walang patawad-tawad, ikulong yan. Di ba? At nandito, marami rin tayong trolls ngayong gabi, katulad ni Kabil Monte Kasilang. Traitor daw si Duterte. Nako, walang kasinungalingan niya ang mga sinasabi mo. Puro kasinungalingan. Walang katotohanan yan. Bakit? Ang mga Duterte, mga kababayan, para po sa mga Pilipino. Hindi po pro-China. Yan ang hindi nyo maintindihan, mga trolls. Dahil kayo, mga trolls, isa lang ang linyahan nyo. Di ba? Traidor ng Duterte. Ganun lang lagi. Tuta ng China, pro-China. Wala po yan, mga kababayan. Di ba? Bakit? Sino ba ang kauna-una nagbigay ng bakuna sa atin o pandemic? Yung mga pondo sa mga infrastructure project natin, saan ba lang galing? At dahil nagkaroon tayo ng mga infrastructure project, mga kababayan ko, marami ring mga kababayan natin Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Yan ba na ibigay ng US? Diba? Yan po yung hindi po nila maintindihan hanggang sa ngayon. Sabi nga ni Tita Mira Solison dito, at saka kasalanan din ni Super Ate yan. Alam na bangag, pinatakbo pa daw.
Si Bilmundo kasi ilang sa comment section. Gigil na gigil ang ating trolls ngayong gabi. Hindi ka pa ba sumahod? Anong pecha na? Oh, yung mga trolls. Aba, pag may time, sahod-sahod din. Oh, ito, tuloy na po natin si Atty. Harry Roqueng. Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang influensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Eh ako naman ay nagsimula na ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time. Lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, tingin niyo, hindi lalabas yan ni Maharlika. Lalabas at lalabas yan. So, kinakailangan paghandaan natin. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingi na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Eh kung hindi totoo. Ayun po ang pinaka-importante dito, mga kababayan. Ay syempre, pag ito totoo, abay mag-resign na. Huwag na mahintay na ma-impeach pa. Mag-resign na kaagad. Hindi na pwedeng magtiwala yung mga kababayan natin kung talagang bangag. Mag-resign, mga kababayan ko. Sabi nga ni Loretta Toqueta dito sa comment section natin, kahit luma yung video na yan, pero makikita mo kay Lisa at Bongbong ang itsura. Di ba? Sabi ni Loretta Toqueta. Sabi ni Nald sa Paltenka, Duterte lang ang malakas. Siyempre, mga kababayan, kaya nga marami ang nagsasabi, marami ang nagmamadali na gawin na nating presidente. Itong si BP Inday Sara Duterte. Marami po mga kababayan na natin nagsasabi, BP Inday, hawakan mo na ang Pilipinas. Ikaw na ang mamuno. Dahil ang mga namumuno ngayon, ay nako, mukhang akampi na ng mga kaliwang grupo, ng mga oligarko. Alam niyo mga kababayan, ang laking galit ng mga oligarko na yan kay Tatay Digong. Kaya ngayon, gustong-gusto nila makabalik. Itong ICC na to, mahirap po yan mga kababayan. Di ba? Abang si Pastor Apolly Quiboloy, mga kababayan ko, kung ano-ano rin ang kanilang binabato, di ba, ginamit pa yung Senado in aid of legislation daw. Naku, mga kababayan, kaya isip-isip, tingnan natin mabuti ang mga tunay na pangyayaring ito. Tuloy muna natin, Atty. Roque. Sige, makipaglaban, pero titingnan natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Chelloy Garapil at lahat ng spin doctors na Malacañang na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, baka ma'am niya maulit ang kasaysayan muli. No? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan. O, akala natin magbabago, no? Akala natin lininisin ang pangalan. Pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang... Yan pa nga lang, mga kababayan, no? Dito pa labang sa pagsupil, sa SMNI. Wala namang martial law pa, Meron siguro silence. Yan nasabi ng ilang mga kababayan natin dito sa comment section. Pero yung pagsupil sa karapatan na mamamahayag, ng pamamahayag, naku, mahirap po yun. Karapatan ng media. Yung po kagad ang binanata nila, yung SMNI. Bakit? Dahil ito ang istasyon na nagsasabi, walang takot na nagsasabi, nagbubukas, naglalabas ng katotohanan sa mga tunay na issue ng ating bansa. Kasama po ang laban, kasama ang bayan at ang iba't ibang kanilang mga programa. Di ba? Nako, Mr. PBBM, Mr. President, dapat talaga sagutin nyo na ang issue na to para maliwanagan ng taong bayan. Sagutin nyo na po ito para matapos na. Kesa lumabas pa yung pulburon video na yan, ay sino po mapapahiya pag lumabas yung pulburon video na yan? Katulad na nga lamang, mga kababayan, di ba? Pagsupil sa SMNI. Ngayon, yung ating maisog rally, mga kababayan, hindi makakuha ng permit dyan sa Bulacan, sa Malolos. Bakit hindi nyo naman po mabigyan itong aming prayer rally na ito? Dahil po ba dadalo ang mga Duterte sa prayer rally na ito? Kaya hindi po mabigyan-bigyan? Huwag po kayong matakot, prayer rally po ito. Katulad po na nangyari doon sa Liwasang Bonifacio,
sa prayer rally. Itong araw po yun eh. Sa pagsuporta po kay Pastor, ha? To protect BP and Sara Duterte, protect the Constitution. Napakita niyo po eh, talagang organisado po yung prayer rally na yun. Walang gulo. Ha? Kaya sana po dyan sa Malolos, eh kung talagang hindi tayo nabigyan, sabi nga po, eh, naghahanap pa tayo ng lugar dyan sa Bulacan kung saan natin gaganapin ang ating maisog, akbang ng maisog prayer rally. At syempre, ha, sa ating Tatay Digong, happy happy birthday. O, alam po, 28 eh, no? Kung di ako nagkakamali. O, alam niyo po mga kababayan, eh, 80 years old na ating Tatay Digong, pero pagdating po sa politika, mga kababayan, hindi po siya mabasa ng mga kalaban. Itong hakbang ng maisog pong ito, mga kababayan ko, ay hindi po ito pamumulitika. Gusto lamang pong humingi ng transparency, accountability, peace, and security sa ating gobyerno kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan dahil may mga nakakasingit na mga program funds. Oh, yung akap-akap na yan, di ba? May marami. Dapat po na ipapaliwanag ito. Ah, hindi lamang po ayuda ang kailangan po ng taong bayan. Trabaho, trabaho, trabaho ang ibigay nyo sa mga mamamayang Pilipino. Ha? Huwag po nating paulanan ng ayuda. Nakita nyo po mga kababayan, may isang survey na nagsasabi na 52% of the Filipino people ay pabor daw sa tsa-tsa. Ha? Paanong papabor ang mga kababayan natin na sumobra ng kalahati? 52, no? May 2%. Na sumobra, pabor daw sa tsa-tsa. Samantalang yung mga kababayan natin, pagka tinanong mo kung ano itong tsa-tsa na to, ay hindi alam. At kung titingnan mo ang post sa dito kay Meta sa Facebook, kung titingnan mo po yung post, ang mga nagko-komento ay mga trolls din. Meron sila nga 400 friends, 30, 50 friends, sinilip ko po mismo, mga kababayan. Mismong mga trolls din. Ay sino ba ang may troll farm? Sino ang maraming troll farm na umamin? Ibig sabihin, yung mga troll farm na nagko-comment doon sa tsa-tsa na pabor daw ang mga kababayan natin Pilipino, aba, may kinalaman din kaya sila dito? Catherine Bulan Vlog, magandang gabi. Sabi ni Angela Mahiro, ayuda 10% lang ang pamigay, 90% bulsa na. Di ba? Sara Garrote, layas mga troll, sumama kayo sa polboron nyo. Alam nyo po, nalungkot po ako eh. Kahit sabihin na po natin 52% ng mga Pilipino, pero nasa comment section, puro mga trolls po ang makikita nyo. Ibig sabihin, fabricated na ito, parang gawa-gawa na lang nila itong mga survey-survey na to. Hindi po talaga ako maniniwala na 52%. Ito, sarili kong opinion. 52% ng mga Pilipino, alam ang tsa-tsa. Uli-ulitin ko, pag nagtanong ka nga sa mga kababayan natin kung ano yung tsa-tsa, hindi nga nila alam. Bakit? Busy sila maghanap buhay. Busy sila kung paano. Kikita lang pera dahil sa mahal ng mga bilihin. Habang inihintay nila ang pangako na 20 pesos na kilo ng bigas na ipinangako ni Bongbong Marcos. Nakakalungkot po yung mga kababayan natin. Tuloy-tuloy lang, konting taste pa mga kapatid. Sabi nga daw ni Palangay, magpalitsyo na daw kayo. Dahil malapit nang manalo ang laban na ito. Sabi ni Bot DQ, April 8 din yung sinasuggest ni Kap Dado. Pinoy survivor na gagawing araw ng pagdideklara ng kagitingan. Grabe po ito mga kababayan. Grabe ang balita, pero sila, hindi po nila masagot. Yun po ang mahirap eh. Sagutin nyo itong mga balita na ito. Diba? Itong mga ipinupukol sa inyo. Sabi ni Kerry Bass, may Filipino newspaper dito sa US. Alam ang mga ginagawang kabalbala ng gobyerno na ito. Katulad po niyan, sabi po ni Butdikyo dito, na may mga Filipino newspaper sa US at alam daw ang ginagawa na kabalbala ng administrasyon na ito. So, paano magtitiwala? Yung mga investor, paano papasok dito sa Pilipinas? Kung nababalitaan nila, ang tunay na nangyayari. Alam nyo, mga kababayan, grabe. Grabe na ito. Ituloy muna natin si Tor Diary Roque. Pamamahayag.
Tapos yung saligang batas, binasura. Eh ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, at least yung ama niya, eh nagdeklara ng martial law at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kabanang bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman para nga eh mabago itong saligang batas. So parang nauulit, pero mukhang mas legalistic yung ginawa ng kanyang ama na, okay, may kapangyarihan akong martial law, declare ako na lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito may paligoy-ligoy pa eh, pero ganun din papunta at ganun din ang resulta. At yan nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan. Ayun nangyari sa SMNI. Nakaparehong ginawa rin ng Presidente Marcos, pero nagbigay muna siya ng legal na basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, po pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan i-report yan sa UN, sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan panandalian lang. Pero ang ginagawa ng junior, abay miski walang martial law, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover. Kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency, except na lang kung gagamitin nga niya yung sinasabi niyang annexation ng China sa ating mga teritoryo bilang statency at magdedeklara ng martial law. Hindi ko alam kung ano mas mabuti eh. Yung lantara na nagdedeklara ng martial law, at least yan, parang patas eh. Parang let's call a spade a spade. O yung nangyayari ngayon na creeping martial law ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunok ng karapan. Exercise na. Grabe, no? Grabe si, ano, at ordinary Roque. Ha? Meron pang term, creeping martial law. Ha? Kasi walang martial law ngayon, pero yung mga aksyon, yung mga diskarte nila ay parang martial law na tayo. Di ba? Hindi lamang po tayo nakakapansin yan. Napapansin din po ng ilang mga kababayan natin yan. Pero ayaw po nilang gumising. Ha? Ayaw pa nilang maniwala. Ha? Hanggang ngayon, hanggang ngayon po ay lasing pa rin yung 31 million. Yung iba na nagising na eh. Ha? Yung iba na nagising na, pero yung iba, lasing pa. Oh, grabe ito, mga kababayan. Ituloy po muna natin si Attorney Harry Roque. Ng presidente na extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. O, di ba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan. Wala nang, you know, paligoy-ligoy pa, no? Call a spade a spade. Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin, at isa na ako doon, sumunod kay BP Sara, na talagang nakipagtambalan sa isa na namang Marcos, ayan, mukhang nauulit muli ang ating kasaysayan. Pero, Attorney, sinasabi ng ilan na itong pulveronic video, umano, eh, destabilization plot, isang demolition job para sa Pangulo. Well, una-una, kung totoo nga ito, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? So, ayan, malinaw po mga kababayan, malinaw mga trolls. Ha? Hindi po palalakot o destabilization itong pulburong video na to. Eh, bakit ba magkakaroon ng pulburong video? Kami ba ang gumawa? Ha? Kami ba yung nandun sa pulburong video? Eh, di, kasalanan niya din. Di ba, Jim Ares, Isram, Scorpion 73, eh, Billing, di ba? Kasalanan nila. Hindi natin ito kasalanan. Oh. Alam niyo po, mga kababayan, tama po si Attorney Roque. Hindi ito destabilization. Ilalabas lang natin ito. Kasi, eh, mahirap eh, kung sangkot ka sa ganitong pulburon-pulburon. Muli-ulitin ko. Yung decision making po ay naaapektuhan, di ba? Oh. Kasi kung totoo ha, ay na ba mga tao, ay hindi pa naman natin sabi totoo, hindi pa natin nakikita eh. Pero totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa pulveronic kung totoo. Paulit-ulit po tayo ha, kung totoo, dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo buburahin yung sinabi ni Mahalik ang nakita na niya? Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh.
palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Eh ano bang ebidensya? Yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ang isang bagay. O eh ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. O anong tawag dyan? Yan po yung ebidensya. Pero antayin natin dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong pulboronic video. At kayong magdedesisyon, stay or leave. Pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding... Tama lamang naman po yun, mga kababayan. Kasi tayo ang naglagay sa pwesto, tayo rin ang magtatanggal. Tayo ang magdedesisyon kung mananatili pa ba kapag lumabas na itong pulburonic video na ito. Sabi nga ni Victor Rosita dito, kung talagang may pulburon video, ilabas na para matapos na yan at mapatalisik na ang mga Marcos. Sabi si Sra, maraming bobo, puro talaga sila may mga saltik, wala sa tamang pag-iisip. Katulad ni Bilmundo kasi lang, maglagay ka ng bayong sa ulo mo, Rokita, bago makapili. Alam niyo po mga kababayan, iba po ang paninindigan. Pagdating po, iba po ang paninindigan ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers, iba po ang paninindigan ng mga yan. Diba? Hindi po kami katulad ng ibang mga vloggers na palipat-lipat. Hindi po kami for the views only. Ang tinatalakay po namin dito ay ang issue. Mga nagbabagang balita, mga issue na napapanahon dito sa ating bayan. Hindi po tayo puro Marites. Nakakakuha po tayo, may mga facts po tayo, nilalabas po natin. May mga reference po tayo. Sabi ni Tita Tesites, paano ko mag-declare si Marcos Jr. ng martial law? Ano ang magagawa ng mga mamamangang Pilipino? Tanong lang parak. Alam nyo, isa lang ang masasabi ko dyan. History repeat itself. Di ba? Ganun lang ang mangyayari dito, mga babayan. Maring maulit ang kasaysayan. Ano ang kanilang dahilan at magdideklara sila ng martial law? Gagamitin nila yung sigalot doon sa West Philippine Sea. Ngayon lang naman ang kaganyan yan. Bakit? Nung kay Tatay Dingong, wala namang ganyan. Hindi naman sila ganyan ka-agresibo. Mga kababayan, hindi lang tayo. Hindi lang tayo ang binubuli ng China dyan sa West Philippine Sea. Marami pa tayong mga kalapit na bansa. Pero talagang antindi ng pagtutok nila. Ako Pilipino ako, handa rin akong lumaban. Mga kababayan, para sa bansa natin. Pero, kung bangag ang presidente, ay hindi. Katulad po, nang tinatanong, kung totoong bangag, ba't ka naman susuporta sa ganung laban? Mas mabuti na yung malinaw, mga kababayan. Alam mo naman pagbangag, hindi makakapag-desisyon na maayos yan. Tuloy muna natin. Yung posibilidad na i-dispute nila, sasabihin nila makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang imanipula ang video. Sa batas ba, lalo na sa pagpresenta ng kagaya ganyan, ebidensya, video, ano ba ang sinasabi sa polisiya sa korte? Or mayroon ba sinasabi sa batas natin? Well, una-una, si Juan de la Cruz ang magde-desisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya o hindi dyan sa pulboronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdedesisyon siya
sa ayaw at sa gusto ng presidente. So ayan na nga po, mga kababayan. Ha? Kasi pag lumabas itong video na ito, ikaw, ako, tayo mga Pilipino ang magdidesisyon. Walang korte-korte, di ba? Oh, papapabuti pa ba natin ang impeachment? Eh nakikita mo na yung video na malinaw kung totoong siya nga yun at kung totoong may video nga, di ba? Kasi sabi ni Marlica, nakita niya na, mga kababayan. Ha? At muli, mga kababayan, huwag nating kakalimutan. Sabi nga ni Willing dito, parang natatabunan na ang PI at Open the Book of Account. Huwag nating kalimutang isigaw. Oh. Hindi po yan matatabunan. Talagang isisigaw at isisigaw natin yan, if willing. Ha? Yung resibo nila, dyan lang lahat nagsimula yan eh. Hmm. Ngayon, wala na silang mailabas. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napaka-tinding pangyarihan. Pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan. At kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdidesisyon ang taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Paano yun, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sa kalimat. Ay, fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga bloggers ng presidente magsabi kung anong fake news, anong totoong news. This time, taon bayan ang maghuhusga. Oh, yan ang maganda, mga kababayan. Kasi, pag lumabas ito, ha? Yung mga Isay Mada, yung mga, ha? Si Bokbok Jared, sigurado, didepensa nito. Wala po kayong magagawa pag napanood na ito ng mga kababayan natin Pilipino. Ha? Kami ang magdidesisyon. Tayo ang magdidesisyon. Ang hindi sasang-ayon, eh siguro, pulburonic din. Ganun lamang po yung kasimple, mga kababayan. Ha? Pag hindi sumangayon yung mga yan, kitang-kita lang yung video, aba, baka kayo, pulburonic din kayo. Napakahirap po, mga kababayan, ano? Pero talagang mainit po talaga ang usapin ngayon, pampolitika dito sa ating bansa. Mga kababayan, katulad na nga lamang po, ng patuloy nilang paninira dito po sa, alam nyo, yung Kingdom of Jesus Christ na ngayon ang sinisiraan. Ha? Dati, di ba, yung una, binanatan si pastor, hinahanap-hanap. Ha? Talagang sinisiraan. Mm. Ngayon, meron ding mga lumalabas na mga paninira. Ha? Please be warned that there is a social media post claiming to be from the Kingdom of Jesus Christ. The name above every name in Pastor Apollo Sikibuloy soliciting donations from the public. The post further names and individuals and GCash number where to send the donations. Notice is hereby given that the kingdom in Pastor Apollo Kibuloy has not authorized the social media post or the solicitation of donation in that post or any individual to receive any such donation. The kingdom in Pastor Kibuloy, its executive pastor, board of administrators, full-time miracle workers, employees and representative will not use the kingdom for any unethical purpose. Especially not to swindle money from any person. As such, this notice covers all kingdom citizens whose names may be used for the above cited purpose by unscrupulous persons. Nako, mga kababayan. Ha? Grabe, ginagamit pa. Ha? Ayan, may notice to the public na po, mga kababayan ko. Huwag po kayo maniniwala. Ha? Kasi yung pinagawa nga po nila, yung kanilang big dome, yung kingdom, laki-laki nun, di ba? Nakita nyo. Hindi naman po nagsolicit. O ba't ngayon pa sila magsusolicit? Eh, okay na sila, mga kababayan. Ayos na. Sabi nga, okay na ang buto-buto. Bakit ngayon pa sila magsusolicit? Grabe naman ang paninira, mga kababayan, ano? Ayaw nilang tigilan ito. Ha? Ano kaya? Ha? Masyado nyo ng mga ginigipit. Hindi na po ito ano eh, panggigipit ng tawag dito eh. Paninira, panggigipit. Kaya dapat lamang eh, hanapin po itong ano. Hanapin po ito yung mga tao na nagpupos ng ganito. Para sampahan din natin ang kaso. At sa mga pagkakataon po ito, mga kababayan, ay hindi po nila
ha? Hindi pa rin po nila mahanap, ha? Sabi nga po dito, eh si Francis mukhang umepal na rin, ha? Wala ra walam. Sabi po dito ni Deputy Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro has called out Davao City Police Officer for this statement claiming to be clueless about the whereabouts of convicted Apollo Quiboloy. Aba, isa hindi matagpuan eh. Isa hindi alam. Sabi nga po dito ng Davao City Police Officer spokesperson, we cannot confirm if Pastor is still in Davao because we also do not know where he is now. Oh, ayan, napakalinaw po mga kababayan. Paano mo naman hahanapin ang isang tao? Binigyan na nga tayo ng talinhaga. Ay, mahirap po talaga. Di ba? Mahirap po mga kababayan. At talagang mahirapan nata tayo sa paghahanap. Pero si Representative Franz Castro, the police claim they are clueless. Eh, hindi nga alam eh. Alam nga naman sabihin nila na alam nila. O tapos pag sumama na yung Sergeant at Arms ng Senado para hulihin, wala silang maituro. Mas mabuti na yung nagsasabi ng totoo. Yan po dapat ganyan. Di ba? Magsasabi kayo ng totoo. Grabe. Alam niyo po, sa tingin ko, mas mahihirapan kayo na hanapin si Pastor sa mga pagkakataon na ito. Di ba? Kasi unang-una, talagang wala eh. Ha? Ginipit nyo na sa Senado eh. Ano nangyari kay Pastor? Eh, may Korte Suprema naman tayo. Oh, yan ang hindi po maintindihan ng mga kababayan natin Pilipino dito. Di ba? Muli, hindi po ako kaanib ano, sa Kingdom of Jesus Christ. Magkaiba po kami ng pananampalataya. Kahit po kayo dito sa ating live ngayon, magkakaiba po tayo ng pananampalataya. Ang sa atin po, idaan lang sa due process. Yun lang po ang pinakang importante sa atin. Hindi po tayo kumakampi. Due process po, mga kababayan. Napaka-importante yun. Kasi kung nangyari po ito sa isang Pastor Quiboloy, maaari po mangyari ito sa ating lahat, sa ating mga Pilipino. Konting tease lang po, mga kababayan. Sabi nga po eh, may awa ang Diyos, di ba? Makakaraos din tayo. Oh, sabi nga ni Angelo Mahiro, hindi magbubuwis ng buhay ang Sergeant at Arms at mga pulis para hulihin si Pastor. Oh, sabi ni Morgado Crescencio, anong convicted? May verdict na ba? Representative Honorable Castro. Di ba? Wala pa eh. Hindi pa napapatunayan eh. Yan ang mahirap. Di ba? Hanggat hindi natin napapatunayan, inosente yan. Yun dapat. O ito, punta natin. Itong ibang balita ngayong gabi, mga kababayan ko. At nang mabigyan din natin ng mga reaksyon. Na magiging dahilan kung bakit hindi... Mayroon ng desisyon din ng Korte Suprema na magiging dahilan kung bakit hindi na talaga po pwedeng iusad pa yung investigasyon ni Ondibayros. Una-una yung desisyon nga doon sa Bengzo na sinasabi na kapag nakabinbin na yan, sa hukuman o dinamakyan sa piskalya, itigil ang investigasyon ng Senado kasi yan ay paglabag na dun sa separation of powers dahil hindi naman katungkulan ng Senado o ng Kongreso ang patunayan ang pagkakasala ng isang akusado. Sa isang kaso, dapat hukuman yan o kaya piskalya. So, alam nyo na, Ron, sa isang kaso, dapat hukuman ang nagdidesisyon. Hindi ang Senado. Hindi sapat, di ba? Hukuman. Oh, magkakaiba yan eh. Magkakaiba ng division sa gobyerno. Sabi ni Ron de la Cruz, pag na-kick out ako dito, it means trigger kayo dahil totoong manyako lang ang call nyo. Napakahirap patunayan eh. Diba? Dahil ang mga testigo ni Senador Ontiveros, mga kababayan ko, ay kaya rin tapatan ng mga testigo mismo, ng mga manggagawa na nagpapatunay na nagsisinungaling itong mga to. Ha? Nagsisinungaling. Na sinasabi nila, mga nakatakip ang mukha, nagtatakip daw ng mukha para daw hindi makilala at hindi daw mapahiya. Mas nakakahiya kung magsasalita ka dyan na puro kasinungalingan. Di ba? Puro kasinungalingan na sinasabi. Yun ang mahirap, mga kababayan ko. Ituloy natin si Atty. Roque.
At meron din isa pang kaso na nagsasabi na kapag natapos na ang committee report, at ito naman po ay applicable sa Kamara, no? Eh wala nang dahilan para magpatuloy ang contempt kasi kaya mo kinukontempt, eh hindi ka makagawa ng final resolution sa pamamagitan ng committee report. Mm-hmm. Pero kung despite the absence, nakagawa ka naman ng committee report, para kay pa na ikaw ay magkocontempt ng isang witness, no, o isang resource person sa pagdinig na ginagawa ng ating Kongreso. Eh yun nga po nakakalungkot, eh parang baliwala na lang yung ating saligang batas, eh, no? Eh kung mga mambabatas natin mismo magbabaliwala dyan, eh para kay pa? Paano pa ang poder ng senador, ng mga senador na magreklamo kapag malalabag ang ating saligang batas pagdating tong sa pagboboto kung ang Kongreso ang magsasuggest ng amendment sa ating saligang batas kung ang Senado mismo ay hindi susunod sa saligang batas. So para nga po magkaroon ng ngipin ng ating saligang batas, dapat lahat po tayo sumusunod kasama na po ang mga makapang. So ayan mga kababayan, malinaw, para magkaroon ng ngipin ng saligang batas, dapat lahat tayo sumusunod. Dapat alam natin ang saklaw ng posisyon natin. Halimbawa bilang senador ka, dapat alam mo kung hanggang saan lang. Ha? May mga kaso, mga kababayan ko, na ipapaubaya natin sa Korte Suprema. Eh ang nangyayari, dito ginagawa ng Korte itong Senado. Mali po yun, mga kababayan. May Korte Suprema tayo. Di ba, Scorpion 73? Oh, sabi ni OFW Just TV dito, Syriza Virus, NPA, takot lang kay Pastor kasi salita ng pagka-NPA niya, kaya ginigipit niya ang seminay. Eh, ganun talaga. Kasi itong si Pastor talaga, eh, lumalaban ito. Dito po sa mga makakaliwang grupo na ito. Ang laki po nang naitulong ni Pastor, mga kababayan. Di ba? At syempre, hindi lamang po yun. Yung pagtulong po ni Pastor sa mga kababayan po natin Pilipino pag may mga sakuna. Ah, kahit hindi po nababalita, pero nakikita po natin. Ganun po ang may puso talaga para sa mga mamamayan Pilipino. Stanley Manalo, siya Sanpay, Eddie Dilantar, Totoy Bato. Magandang gabi. Sir Rick Malapit, Mega Love Shoutout, Tag TV. Flora Salem, Kongreso puro palpak, Senado mapipili lang. Maraming balimbing. Alam niyo po mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, malapit na po itong 2025 election natin. Pumili po tayo ng abogado. Yung po talagang may alam sa batas na hindi po nagagamit ang Senado, ang Kongreso, di ba? Yung sobra-sobra ba? Dapat alam niyo ang hangganan ng inyong hawak na kapangyarihan. Di ba? Yun naman po yung sariling opinion ko lamang. O ituloy po natin sa Atty. Harry Roque, mga kababayan. Pangyarihang mga kongresista at mga senador. Yan lang naman po ang hinihingi natin. Merong batas, merong saligang batas, ipatupad po natin ang sinasabi ng saligang batas. Kawawa, attorney, yung taong bayan, lalo na yung mga ordinaryo Pilipino, eh kung si Pastor Kibuloy nga, eh may ganito ng kakainan, eh inaapi pa at inuusig, papaano na lamang yung mga walang-wala talaga, mga ordinaryo, eh gagano din na lang nila ng simple, kung ano yung gusto nila, kaya nilang abusuhin gamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi natin, no, kung anong kapalaran ng SMNI, pwede mangyari yan sa ibang mga media outfits at sila ay mag-isip dahil sila nung... Ang nakakapagtaka lang dito, Atty. Harry Roque, mukhang kakaiba talagang magbalita eh, yung SMNI. Talagang napapanahon, binubulgar. Pero yung mga mainstream na mga matatapang ngayon, parang wala. Piling-pili lang ata. No, ito, opinion ko lang to. Mga mainstream media, bakit ano na nangyari sa paraan ng inyong pagbabalita? Natabunan na ba? Nabayaran na ba? Di ba, marami po nagsasabi ng mga netizens eh. Magkano? Di ba, Titanic's Cas? Media Oliveros, Oliveros, magandang-magandang gabi po ha sa mga babae natin sa Chicago. 9:19 a.m. Ayan, magandang-magandang umaga po dyan sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat ha sa mga kababae natin na nasa ibang panig ng mundo. Sabi ni Angelo Mahira o sabi ni Marlica, grabe daw talaga ang polboron video. Mabubwisit at magagalit ang buong Pilipinas. Abay, hindi lamang po buong Pilipinas. Buong mundo po ito. Ha? Talagang para tayong ano dito. Sasabog tayo ng napakalakas sa international news, mga kababayan. At pag-uusapan po ito
hanggang sa ating mga kaapwapuhan kung totoo ang video na ito. Hanggang sa apo po natin, makakarating po ito. Panahon ng kampanyahan, eh lahat sila ay linabanan at kinonsiderang kalaban itong kandidatong Bongbong Marcos para presidente. Pero kung nagawa po sa SM na ito na tanging sumuporta sa ating PBBM nung eleksyon, eh ano pa kaya ang gagawin niya sa mga naging... Ayan, katulad mga kababayan, di ba? SM na lamang ang kakampi. Ibig sabihin, ni Bongbong Marcos nung panahon ng alalan. Itchapwera siya dyan sa ibang istasyon. Aminin na ninyo. Pero ngayon, nasa lang yung seminay. Ekes na. Di ba? Ganun yung makikita mga kababayan. Ako, ang isang tao kapag walang utang na loob ay walang kwentang tao. Yan po ang paniniwala ko sa buhay. Ang isang tao, ulitin ko, kapag ka hindi marunong tumalaw ng utang na loob, ay walang kwentang tao. Sabi ni Your Mom, ready na ba ang production ng Polvoron video? Ang tagal namin gawin yan. Polvoronic video na yan. Yan po ay lalabas sa tamang panahon, mga kababayan. Di ba? Lalabas at lalabas po yan sa tamang panahon. Baka po mamaya, isabay ito sa SONA. Hindi natin masabi. Dahil wala naman sa akin yan, di ba? Sa atin lang, napakapangit nito pagka lumabas. So ito, punta po natin itong isang balita na ito at bigyan po natin ng reaksyon mga kababayan. Lumakas ang pananalangin ng mga taga-suporta, taga-sunod ni Pastor Apollo C. Kibuloy at mga miyembro at manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ sa pagpapatuloy ng isinasagawang prayer rally sa KJC King Dome Plaza. Grabe po mga kababayan, meron din po silang prayer rally doon sa Davao. Tuloy-tuloy, pang-anim na araw. Grabe po talaga. Kung itong mga prayer rally po na ito, mga kababayan, kung yung mga nandun sa iba't ibang mga lugar, pumunta sa Maynila yan. Talagang ipakita na nila, ilabas na nila magsama-sama dito sa Maynila yan. Ay sigurado, madami po yan. Maria Gloria Tan, magandang gabi po. Sabi ni Rainbow Sky 08 dito, sana imbestigahan itong mga nasa gobyerno na may koneksyon sa mga NPA gaya ni Virus, Praning Castro at Sira Manuel. Parang nakakalimutan na nila kung sino ang tunay na kalaban ng bayan. Hindi po si Inday, hindi po si Maminday Sara Duterte ang kalaban ng bayan. Marami po mga problema na dapat resolbahin. Pero nakatuto kayo sa mga Duterte. Abay, galaw-galaw kayo dyan. Diba? Alam niyo po mga kababayan, Holy Week, no? Pero talagang yung mga usaping pampolitika ay mainit na mainit. Hindi nga lamang po ako nakapag-live kagabi dahil hindi kinaya ng ating internet. Mabuti nga ngayon talagang malakas. At nakapag-live din kahit marami po mga DDS vloggers, sabay-sabay po kami nagla-live. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Talaga suportahan po natin yung mga DDS vloggers, mga kababayan. Suportahan natin yung mga vloggers na nagsasabi ng katotohanan. Na hindi po kayo ililigaw. Ganun po. Sabi ni Angelo Mahiro, maaga pa ang video sa July 1 ang start ng transition ni BP Inday. Para sakto! Alam nyo na. Alam na rin naman ang mga kababayan natin yan. Dapat makadalawang taon muna kung talagang totoo ang video na yan para siya ay mapababa at sa 2028 makatakbo ulit si Maminday sa pagkapangulo. Kayang-kaya na po ng ating Vice President, mga kababayan, ni Maminday Sara Duterte, na pamunuan po ang ating bayan. Siguro naman po nakikita nyo na lahat po ng issue na lagpasan ni Inday mula po sa confidential funds sa mga issue ng mga DepEd na yan. Lahat. Nalampasan eh. Kasi ganun po. Paninira yung dating. Kaya baliwala. Hindi po nila, mga kababayan, hindi po nila mapapabagsak ang mga Duterte. Lalong minamahal. Lalong marami nagmamahal sa mga Duterte. Habang binabanat-banata nila yung puwang katotohanan.
Juliana Mainit, magandang gabi po. Ha? Laura Salem, naiinggit sila sa mga Duterte, Polboron video, hinihintay ng bayan makita. So ito, punta po muna natin yung ginagawa po ng mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ, dyan po sa Davao, doon po sa kanilang ika-anim ng araw ng kanilang pong prayer rally. Alam nyo po, na-miss ko yung prayer rally dito sa Maynila. Ha? Tatlong gabi rin po akong sunod-sunod doon dahil hindi naman po ako makakapunta ng araw-araw at may trabaho. Ano? Pero yung tatlong huling araw, mga kababayan, nandun po tayo para sumuporta sa prayer rally na yun. Nakakamiss, mga kababayan. Dahil tahimik, payapa, maraming mga kapulisan na nakabantay, kahit na mayroong mga baliw na vlogger na sumisingit para siraan ang prayer rally. Anyway, ito po mga kababayan, i-play na po natin. Sa Davao City upang ipanawagan ang katarungan, katotohanan at pagkakapantay-pantay hindi lamang para sa buting pastor kundi maging sa buong bansa. Si Lawrence Santos para sa detalye ng balita. Nagtipon-tipon ang Kingdom members, workers, tagasunod at mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa ika-anim na araw ng prayer rally para sa buting pastor at sa buong kongregasyon sa kabila ng political persecution na pinagdadaanan nito ngayon. You are the God of the impossible. Lahat ng bagay, Ama, ay posible sa inyo, Ama. Amen. Alam po namin ang katagumpayan, Ama, ay ipinagkaloob niyo na po, Ama, sa inyong appointed son. Ipinagkaloob niyo na po, Ama, sa bawat isa na faithful sons and daughters. Nakikita niyo po, mga kababayan, ano? Yung kanilang mataimtim na panalangin. Alam niyo po sa buhay natin, mga kababayan, kung ano man po yung pinagdadaanan natin, marami pong magagawa ang ating team na panalangin. Kahit maraming nagsasabi, itong si Tugo sa prayer rally daw, bakit puro murahan at pasaring ang nakita namin sa video. Alam mo, hindi mo naiintindihan na may mga guest speaker tayo, kaya nga tayo nagra-rally. Humingi rin tayo ng transparency sa gobyerno, accountability. Ito, kakaiba din itong prayer rally na ito. Tingnan nyo, may sayawan, pagpapakita ng suporta kay pastor, mga kababayan. Salamat sa amang makapangyarihan. Alam nyo po, na-miss ko yung sayaw na yan. Oh, sa totoo lang, tuloy po natin. Isa sa aming mahal butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa mga pangyayari ngayon. Mula noon hanggang ngayon, nakita ko kay pastor ang pinaka-aral ni pastor sa amin na maging mabuti kaming citizens sa Pilipinas. Kailangan matulungin kung sino pong nangangailangan, tulungan namin. Higit sa lahat, sa spiritual na aspeto, tinuturuan kami ni pastor na maging mabuting citizens. Tapos ganito ang ginawa nila sa aming buting pastor. So as a KOJC youth, pastor has taught us nothing but love, goodness. And then si pastor mismo, makikita mo na pagmamahal lang yung binibigay niya sa amin. So napakalilaw po, mga kababayan, ha? Pagmamahal lamang ay tinuturo ni pastor. Ito ba yung sinasabi niyo na mangre-rate yung pastor? Di ba? Puro pagmamahal, ha? Pananalangin. Oh, sabi nga ni Willing dito, Katoliko ako, but I support Pastor Kibuloy. Sabi ni Willing. Di ba? Ang dami-dami niyo pong sinasabi, ano? Yung mga trolls, yung mga bayaran, dito po sa Kingdom of Jesus Christ, sa kanilang relihiyon. Hindi po yun ang usapin natin dito. Yung due process of law, doon dapat tayo kumunikta. Ha? Wala tayong pakialam kung ano ang paniniwala nila. Ha? Kasi, tinan nyo, iba po ang paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo, ng mga Katoliko, ng mga born again. May kanya-kanya tayong paniniwala. Di ba? Pero yun ang binabanat nila kay pastor. Hindi po talaga kayo magtatagumpay. No? Nakikisa kami ngayon kay pastor because first of all, he was the one who showed his love for us. So ngayon naman mga kababayan, it's our time to show our love for him, to reciprocate that love
dahil nasa katotohanan kami, ang katagumpayan ay nasa amin na. That is why yung pagsayaw namin, yung pagkanta namin, we are thankful to the Almighty Father, our God, na sinagot niya na yung aming mga dalangin. Isa lamang pong ibig sabihin yan, mga kababayan. Ha? Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Oh, kailanman ang mabuting puno, hindi magbubunga ng masama yan. Tingnan nyo, mga kababayan. Makikita nyo sa mga kapatid, di ba? Sa mga kapatiran nila. Yung paniniwala nila kay Pastor, yung pagmamahal nila, eh nandun. Ibig sabihin, mabuti talagang tao si Pastor. Oh. Ituloy natin. Kita ninyo, may mga musical instrument kami. Kaya napapansin ninyo, lahat kami dito ay masasaya kasi masasaya yung mga awitin. At saka sa Bible times kasi, sa Old Testament, ang ginamit ng ating dakilang ama ay mga musical instrument para talunin yung mga kalaban sa mga panahon ni Moses, panahon ni Joshua. Kaya ngayon, ang gagamitin namin, musical instrument din, mga papuri, mga pasasalamat sa ating dakilang ama para ang lahat ng aming mga dalangin at hinaing ay kanyang sasagutin. Kasabay ng kanilang mga sayaw ay ang papuri sa Ama at pag-alay ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa patnubay at gabay na ibinubuhos ng may kapal. Ay, Mama Pep Sagon, ha? Maraming salamat po, ha, sa super stickers yun po. Thank you very much po. Tuloy po natin. Alam niyo po, ha, yung sinasayaw po nila, yan po yung gustong-gusto kong kahit papano, sumasayaw din tayo doon, eh, no? Nakita nga tayo sa video, sumasayaw tayo dyan. Alam niyo, napakaganda, mga kababayan, na yung paglaban nila, ha, para talunin, para gapin, dinadaan nila sa prayer, sa pagsayaw, eh, dahil yun daw po ang ginamit, ha, nung mga sa Old Testament pa. Sabi ni Mighty Tamba, Sir Parak, ako man, Katoliko by doctrine, pero respeto lang naman sana sa mga trolls. Isa lang ang Diyos natin, mahalin natin ang kapwa natin, kahit ano ang paniniwala. Ay, wala pong ganyan ang mga trolls, may titamba. Ha? Yung mga trolls, ang sinasamba ng mga yan, pera. Ha? Pera po ang sinasamba nila. Di ba? O, mabuti na nga lamang po tayo kahit papano, eh, nakakakilala pa po tayo sa Ama. Kaya po kayo, mga kababayan, muli, ha? Ako, sinasabi ko po ito po lagi sa inyo, manalangin po tayo. Napakabisa po ng panalangin. Ha? Talagang diringgin at diringgin po tayo. Hindi po, sabi nga, hindi nga natutulog ang Diyos. Talagang hindi niya matitiis ang kanyang mga anak tayo. Hindi niya po matitiis, mga kababayan. Ha? Sabi ni Nestor dito, mabait si Pastor. Kaya nga katabi sa pagtulog yung magagandang member. Oy, Nestor, sinong may sabi sa'yo? Nakatabi ni Pastor yung mga gandang member. May mga kanya-kanyang bahayan, binigyan sila ng kanya-kanyang quarters. Paano magiging katabi? Yambay, kaya mong patunayan. O katulad ka rin ni alias Rene, naubod ng kasinungalingan. Di ba? Tingnan nyo, katabi daw ni Pastor yung mga gandang babae. Tingnan nyo, may mga foreigner pa nga dyan eh. Oh. Ang daming paninira talaga kay Pastor. Pero sabi nga po, ha, kailanman ang kasama na hindi magtatagumpay, ha, sa kabutihan. Sama-sama ang Kingdom members, full-time workers at mga taga-suporta ni Pastor Apollo na patuloy na magpapakita sa buong bansa at buong mundo na sa pamamagitan ng mga prayer rally na ito, ang kapangyarihan ng pagkakaisang pananampalataya, pananalig at dalangin sa dakilang Ama ay diding... Ayan, sabi nga ni Abel dito, Bartolata, ha? Utog, gumising ka. Korupsyon ang problema, ha, sa Pilipinas. Yan po nga ayaw po nilang maintindihan. Ha? Napakarami ng problema sa Pilipinas eh. Tinututok nila dito kay Pastor sa mga Duterte para yung mga tunay na issue, malilis po yung mga kababayan natin. Eh, sariling opinion ko po yun. Pero kayo, huwag nyo pong kakalimutan. Sir Rick Malapit, maraming salamat po, ha, sa super sticker. Ha. Thank you very much po, sir. Mabuhay po kayo. Huwag nyo pong kakalimutan manalangin. At ako, dalangin ko, sana bigyan pa kayo ng ano, maraming blessings.
Ayan, sabi ni Tita Tessie Rubis dito, lahat na lang ng kasamaan pinupukol nila kay Pastor. Grabe po sila, mga kababayan. Kaya nga po, di ba, tayo, eh talagang ipanglaban din natin kung ano yung sa tingin natin, eh tama. Grabe na po itong ginagawa nila. Ano? Eh nakita nyo, ang daming mga sumusuporta. Imposible po yan. Hindi po babaligtad yan mga yan, katulad po lang mong sinasabi ng mga ibang vloggers na marami na daw kumalas. Wala pong kumakalas sa Kingdom of Jesus Christ. Ang kumalas lamang po dyan, mga kababayan, ay yung mga sinungaling na testigo. Ha? Pero yung mga tunay, ay hindi po mangyayari yan. Maganda rin po pala yung aral na itinuro sa kanila ni Pastor. Ha? Na talagang tumanim sa kanilang puso at isipan. Oh. Ganun po. So ayan, habang naghihintay tayo dito sa Pulburon video na ito, mga babae, wag po nating kakalimutan ha? Yung mga isyong panlipunan, isyo ng bayan. At ngayon, marami rin ako nakikita kumalat sa social media. Ha? Inedit pa ito ng mga kapatid natin, gusto ko lamang i-share sa inyo kaso medyo maliit ano. O ayan, ako delikado to. Ah, bakit delikado para TV? May iiyak na naman dito. Ah, marami po ang iiyak dito. Oh, Inday Sara 2028. Oh, Pulong 2034. Baste 2040. Ay, iyak ang mga tambaloslos dito, mga kababayan, pagka ganito. Tatlong Duterte yan. Sigurado, ubos ang mga polboronic. Pag yan tatlong yan, naupo dyan. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Ngayon pa nga lamang, di ba? Ang tapang na ni Mayor Baste. Oh, lahat po ng paninira sa mga Duterte, hindi po obra. Di ba? Meron po dyan, ang galing na, magaling na newscaster. Wala, nauwi lang din sa pagbalblag. To atake rin eh. Pag ganun din ang datingan eh. To attack na Duterte din eh. Oh, sabi ni Angela Mahiro, si Kitty at Bongo pa. Naku, ang haba talaga ng listahan na ito, mga kababayan. Sabi nga ni Abel Bartolata, nalilihis kasi ang issue ng PI, smuggling, pulburon, corruption. Puro si Pastor ang issue nila. At tingnan nyo, alam na lang mga kababayan natin na tunay na nangyayari. At ako po, naniniwala po talaga ako na wala pa po ha, na maaring maiharap kay Inday sa 2028, na maaring tatalo kay Inday Sara sa 2028, mahirapan po sila. Kahit po si Rapi Tulpo. Ako bilang political vlogger po, no, yun po ang aking opinion. Kahit po si Rapi Tulpo, hindi ubra kay Inday, mga kababayan. Dahil ang ating vice presidente, mga kababayan, ha, kahit anong paninira nila, pinapalitan lang ng pagtatrabaho. Oh, sinong pagtitiwalaan mo? Yung mga umaatake sa vice presidente o yung mga trabaho na ginagawa ng vice presidente para sa mga kababayan nating Pilipino? Ah, uulit-ulitin natin yung DepEd po, mga kababayan, ang isa sa pinaka mataas ang rating. Oh, eh ngayon gusto pang pag-resignin itong si VP Inday Sara Duterte. Oh, eh sinong gabinete diyan? Kaninong departamento kaya ang tatayo? Ha? Kapag ito si Maminday, pinag-resign nyo, at hindi po papayag, mahal na mahal po ni Maminday, itong ating mga estudyante, itong ating mga kabataan. Kaya nga po, lahat po ng problema sa DepEd, ay ginagawa niya na po ng paraan. Di ba? Iyak po dyan, mga kababayan. Iyak po ang mga dilawan, ha? Yung mga pulangaw. Marami na naman pong iiyak. So muli, mga kababayan, ha? Ah, sabi ni Mighty Tamba, Tolpo no way, ayokong magpakabobo. Angelo Mahiro, tanggalin na ang adik sa Malacanang panggulo. Maria Los Dres, magandang gabi. Mary Jane Bolivar, magtrabaho sila. Malaki ang padala namin mga OFW, wala silang silbi. Tingnan nyo, yung mga kababayan nating OFW, talagang umaalma, galit na. Sa laki ng mga padala, sa laki ng mga tax, sa mga remittances. Ha? Si Erlyn Alvarez na nanonood sa atin sa Kuwait. Ayan, lagi po kayo mag-iingat. Oh, sabi ni Lord Lockrell Payabyab, magaling ang ating BP kahit anong paninira.
Ha? Lalo siyang minamahal ng taong bayan. Muli, mga kababayan, inuulit ko po, 32 million na. Ha? 32 million na. Meron ang ating BP noong nakaraang halalan. Nagpapatunay lamang na mas mataas pa yung boto niya eh. Kaya PBBM eh. Di ba? Nagpapatunay lamang ito, mga kababayan, na marami ang nagtitiwala at patuloy na nagtitiwala sa ating BP Inday Sara Duterte. Kahit nga po tinitira itong ating BP Inday sa pagsuporta kay Pastor, ang gusto lamang po ng ating maminday, due process. Ayan po ang hindi maintindihan eh. Di ba? Hindi po maintindihan yan. Sabi ni Rainbow Color, how much ba? Ako ba, tinatanong mo kung magkano? Ha? Bayaran kami mga DDS. Malabo po yan. Rainbow colors. Ha? Tingnan mo ikaw. Lahat ng kulay nasa iyo. Bakit? Kasi yung isip mo, ha? Tingnan mo yung profile mo. Rainbow colors. Madali kang mabola. Pero kung sasabihin mo mga bayaran kami mga DDS, malabong malabo. Walang maniniwala sa iyo. Ha? Walang maniniwala sa iyo. Ang mga DDS vlogger ay bayaran. Hindi po yan totoo. Simula't simula, kilala na kami, kilala na nila kami. Ha? Kaya po mga kababayan, muli, patuloy po nating suportahan ang mga DDS vloggers. Ibang-iba po sila, ha? Dito sa mga ensaymada na mga walang argumento, lalo't tigit doon sa mga trolls, mga kababayan ko, na ang sinasamba ay pera. Renzi, magandang gabi. Ha? Kasi itong mga trolls, mga kababayan, naghihintay lamang yan. Ha? Pagpatak ng buwan para may sahurin sila. Rose Danke, magandang araw po. Doktora Gloria Hitomo Labaco. Yes, I send money every month to the Philippines and I pay taxes. All this corruption should never use tax money. Correct. Hirap na hirap po yung mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Alos yan ni dugo na nagiging pawis. Kaso nga lamang, ang lungkot ng kanilang mga nababalitaan, di ba? Ganon ding kasakit yon, mga kababayan. Ha? Ang sakit po talaga nun eh. Oh. Kaya yung mga kababayan nating OFW eh, konting panahon pa po. Sabi nga po nila sa tamang panahon, darating din po. Ha? May panahon ng lahat ng bagay. Oh, sana nga eh mabilis, ah, matapos na. Nang sa ganun ni magtuloy-tuloy na mga kababayan ko, ang nasimulan ni Tatay Digong. Muli, hanggang dito lang muna po tayo ngayong gabi, mga kababayan. Maraming salamat po, ano? Kahit po Martes Santo na po, ano? Oh, eh nakapag-live pa rin po tayo. Ayan, para kahit papaano, lalo na po pagka mga ganitong panahon, yung iba nasa bakasyon, eh meron pa rin po kayong mga yung balita, ano, eh hindi po tayo nawawala sa sirkulasyon, ha, sa ng balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta sa mga Duterte vloggers, ha, sa ating pong Tatay Digong, sa ating Vice President Inday Sara Duterte, sa mga kababayan po nating OFW. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong pagtsatsaga dyan para makapagpadala po dito sa Pilipinas. Oh, pasensya na po kayo at talagang may araw po, ano? May araw din. Sabi nga ganun, no? May panahon sa lahat ng bagay. Lagi po kayong mag-iingat dahil kayo po ang mga tunay na bayani namin. Ha? Renzi, maraming salamat kapatid, ha, sa super stickers mo. Ha? Sa mga kababayan nating OFW, konting panahon pa. Kasi para maibalik natin anong panahon, ibang-iba po nung panahon ni Tatay Digong. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. I love you. Lingat po kayo. Muli, manalangin po tayo. Yun po ay malaking bagay. Yan po ang sandata natin sa buhay. Magkakaiba man po tayo ng relihiyon, eh, manalangin po tayo palagi, mga kababayan. Kasi talagang napaka makapangyarihan po ng panalangin. Ayaw pong ilipat, ha? Yung bundok, ha? Yung mga bundok ng problema natin, kaya po lahat wakasan. Maraming salamat po. Ha?
dito na lamang po tayo. Huwag po nga kakalimutan na mag-like po sa mga hindi pa po nakaka-like. Ha? Mag-like-like po tayo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa atin, mag-subscribe na din po kayo. At sa mga trolls, bago kayo umalis ngayong gabi, siyempre, mag-like din kayo. Diba? Maganda naman yung conversation natin. Diba? Huwag lang kayong magiging basto sa conversation. Eh, may panahon naman. Babasahin natin yung inyong mga komento para magkapaliwanagan tayo. Malay nyo, di ba? Matauhan kayo at isang araw, kasama na namin kayo sa aming ipinaglalaban. Ingat po lahat. 10:46 p.m. Philippine time po. Ayan, pahinga na po yung iba. Yung iba po, manood pa. Yung gusto pa sa mga DDS vloggers natin na naka-live. Maraming salamat po ulit. Parang ayaw na tumigil eh. No? Thank you, thank you. Mabuhay.